sa civil. Tapos, dahil alam na niya ang anong tama ng gawin kung ano, kasal sa civil, hindi na ano sa Panginoon, kaya hinikayat niya na magpakasal sa simbahan. Ngayon, gusto na ang magpakasal sila sa simbahan, pero ganito ang sitwasyon. Noong nakasal sila sa civil, ang apelyido niya sa babae na gigamit niya yung ano, yung tunay na, siyempre tunay na apelyido kinuha nila sa registrar. Okay. Ngayon, yung na, ano na sila ang magpakasal, kinuha ngayon sa kinuha sa TSA, kinuha nila yung ano. Tapos ang nakalagay doon, yung apelyido pala niya Bro Villadolid. Tapos pagkuha niya sa TSA, ang naka-record doon Valladolid na. Okay. Pati yung baptismal confirmation Valladolid din. Okay. Ang tanong niya, pwede ba nga ano, dahil kung iayos yung ano na yon, yung nangyari, matagal pa bago makasal. Gusto na talaga silang makasal. Ang tanong niya, pwede ba nga yun lang muna ang dalhin para nga sa pagkatapos ng kasal, matanggap na nilang blessing, saka pa nila asikasuhin yung mga problema na yon. Okay. So maraming salamat po sa katanungan, Brother Sito Tubaay. It's a civil matter. But before that, Brother Romer, nakapag-greet na po ba? Brother Romer? Yes bro, naka-greet na si Brother Romer kanina. Ah, okay. Sige po. Ibigay ko muna yung kay Brother Angel kasi parang legal case na ito eh. Nakapa, sige. Bigay ko muna kay Brother Angel. Sige po, Brian Angel. Madali lang matihaw. Okay, pinakikinggan ko po yung kwento nyo, no? Brother Restuto, yung nung ang sinasabi nyo, mayroon siyang apelidong ibaba nung civil siya, gano'n? No, ikinasal sila sa civil. Siyempre, yung tunay ng apelido dinala niya. Yung ano, Ninong. Naka-record sa register. Sandali po. Anong sinasabi mong tunay na apelido dinala niya? Sino po yung lalaki at babae? Yung babae. Ah, nung nagkasal sila, nung kinasal sila, civils, yung babae, ganun pa rin yung apelido niya, hindi niya pinalitan, ganun? Dile, ang dinala niya sa, siyempre, ilagay mo yung kung anong apelido sa babae bago yung babae at saka lalaki. Siyempre, ano man yun, i-record mo yung kung anong apelido sa pagkadalaga at sa Yes, yung ang birth certificate. Yun ang ibig kong sabihin, bro, nga, yun talaga ang dinala niya dahil ikakasal nga. Yes. Na ano man yun, normal man yan. Yes po. Ngayon, ang kapatid niya nga, kaibigan ko, alam naman niya kung anong dapat gawin dahil namuhay sila na sa lang mortal. Kaya hinikayat niya na in-arrange niya nga magpakasal sa simbahan. O, okay. Ngayon, pumayag yung mag-asawa nga magpakasal sila sa simbahan, parang matanggap nila yung blessing. Ngayon, kinuha nila yung record sa PSA. Pagkuha, iba man nakalagay, sa halip nga Valladolid ang nakalagay, Valladolid na, pati yung baptismal at saka Valladolid ang naka-record. Ano po ito ba talaga apelido niya? Valladolid talaga ang apelido niya. Kaya nga, na-problema sila ngayon. Na Valladolid man, sa halip nga Bilya, naging Balya. Pabra. Valladolid. Sa PSA Bakit na yun. Iba po? Bakit nang iba? Hindi ko mag-gets. Kasi lahat po ng record niya sa PSA, tandaan po natin, yung mga na-record nun, hindi yung mag-iiba. Paano nangyari nag-apelido niya? Ganun? Hindi ko rin alam, bro. Baka
Pag-type yan o ano? Nagkamali lang yan, bro. Pag-type. Pag-type ba? No, kasi bro, yung una niya kasi sa civil pa lang, kukunin na yun eh, sa birth certificate. Yun na yung original eh. Ngayon, Kaya nga. Pag, hindi nagagalawin yun. Ngayon, pagkuha niya siguro, ang tawag kasi po, ganito po yan na, okay, ganito po yung batas na simbahan. Ang gagawin naman nila nito, convalidation na lang yan. No? Hindi yan ang naka-register ngayon, yung civil marriage lang nila. Okay, tandaan po natin. So yung civil, ang kailangan lang naman diyan yung NSO sa NSO no, yung sa ano niya sa certificate of marriage niya, yun lang kukunin niyan, no? Ngayon, ang kukunin niyan yung kasi tatanungin niyan kayo by civil. Yes. So kukunin yung civil marriage nila which is a marriage certificate nila. So kapag kinuha po 'yon, no, ang sa amin noon, yes, pwede rin yung birth certificate, no? Ang kukunin yun, yung mismo, wala kasi sabi mo ay sa baptismal naggaganyan. So sa later na yun, pwede po yun kasi yung mangyayari yan, convalidation na lang yun. Hindi na mag-a-appear yung kasal nila sa registral, sa NSO, hindi na mag-a-appear yun. Ang tawag doon, convalidation. Valid na yung kasal nila sa civil, so ang gagawin ng simbahan, i-convalidate na lang. Kapag legal matters next time, bawa kasal na sa simbahan. Ang mangyayari po diyan for legal purpose, kumuha siya ng mga legal papers niya, ang certificate of marriage na mag-a-appear pa rin, yung pa rin yung civil nila. Convalidation lang yung kapatid, wala pong problema yan. So, kung ano man ang nangyari dun sa apelido niya, next time po, pwede nilang itry yan, ibigay kay father, kasi convalidation na lang yan, hindi na masyado mahalaga yan. O nagka-problema mo sa apelido. Ngayon, if in case na there is a problem, kung ma-question pa ni father yan, mayroon po tinatawag tayong public assistant sa PSA. Kumbaga, public assistant office or even public assistant desk. Doon, kapag pumunta po kayo doon, pwede niyong itanong sila mismo on the spot sa gagawin nila yung mga changes. Kung kakailanganin talaga yon, pwede silang pumunta sa PSA. But yung kasal nila po sa pare, tandaan po natin, convalidation na lang yon. Although nandun yung rituals, nandun yung may ninong, may ninang, pero yung mismong kasal nyo yun, hindi na mareregistro yon dahil mayroon na silang civil. So, dapat malinaw sa atin yun. Yung mga civil marriage, si yun na lang, yun po ang mag-a-appear na lang, lagi mag-a-appear yan. Maka magtaka kayo, bakit hindi na nag-appear yung church wedding nyo? Hindi na, kasi valid na yung sa gobyerno yung civil, kapatid. So, ang tanong nyo, pwede ba yun? Yes, basta i-present nyo lang yung hinihingi, o paki-share nyo na lang sa kanya to, paki-ibigay nyo na lang po lahat ng hinihingi, kahit ano, may mga ano man, no? May mga konting problema lang sa apelido ano. Sa palagay ko po ano, although sa palagay ko sa akin lang hindi na masyado mahalaga 'yon dahil kasal na sila sa valid na yung certificate nila sa ano eh, civil eh. So hindi na masyado mahalaga 'yon sa convalidation marriage, kapatid. So pwede po yung ibigay lahat ng requirements, kailangan mahalaga doon yung baptismal at confirmation. Kailangan may confirmation ngayon. Dati yata hindi masyadong ano yung compil. Pero ngayon kailangan na 'yon. So pag binigay po yung convalidation na lang 'yon, ibigay po, nagka-problema man sa apelyido, huwag niyo masyadong intindihin 'yon. Kung sakaling naman may magiging concern pa rin 'yon, although hindi na dapat kasi civil na eh, 'yun na 'yung naka-record, civil wedding na sila. Convalidation lang 'yon. Kung medyo mahigpit si father, pwede kayong bumalik sa PSA, pumunta kayo sa Public Assistant Desk. Itanong niyo kung bakit nagkagano yung apelido. Yun po, kapatid. So, yung dalhin niya, yung na-record sa PSA, bro? Opo, yung lahat ng mga record niya sa PSA ngayon, alam mo, kung yung ano may requirements ng opisina sa parokya,
birth certificate, certificate of marriage, baptismal, yung baptismal sa simbahan yun eh, baptismal confirmation, lahat po na requirements, ibigay nyo na lang muna, although kahit nagpalito, anuman, paliwanag na lang nila. And then, pagka, yun, basta yun muna yung gawin nila. If there is a problem po, doon sa apelido or something, balik sila sa PSA ka mo, ipa, kung may pagkakaproblema lang, I doubt hindi na yun kasi convalidation na lang yung kapatid. Kasi kasal na sila sa ano, yun po yung ano sa gobyerno nun. Sa, kahit sa lahat legal matters sa trabaho, kailangan nila certificate of marriage. Sa mag-a-appear nun yung civil lang. Kasi yun ay legal sa gobyerno yun. So hindi na masyadong ano yung church wedding kapatid kasi convalidation na lang yun. Kapatid? Okay. Salamat, bro. Salamat sa maliwanag na sagot. Yun po yun. Ganun po yung batas. Opo. Yung ano, yung kaibigan ko ngayon, nakikinig rin yun. Kaya, naalaman na rin niya yung ano, yung sagot mo. So, ulitin lang po natin, no? Punta po kayo sa parokya, sabihin nyo, kasal na kayo sa civil, gusto nyo lang mag-convalidate o pakasal sa church. At then, punta kayo sa parokya, sa parokyal office. At ang opisina, mag-required sa inyo, sige po, magbigay po kayo ng ganito, 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 birth certificate o certificate of marriage. Tapos, na-marriage kayo sa civil. Pag at basta tibigay niyo lang po 'yon. Pag no questions ano, wala namang problema 'yon, no? Salamat sa Diyos. Pero pag nag-question po, balik lang kayo sa PSA, may public assistant desk doon. On the spot titingin yung naging problema, bakit nagkapalito, kung bakit nag-iba yung apelyido. Ganun lang po yung gawin niyo kapatid. Kung at itatanong ng opisina. But hindi na dapat 'yon. Bakit? Kasi civil na kayo eh. Legal na sa gobyerno yung kasal nila. Convalidation na lang ng church po yun. So, hindi na masyado dapat required ang masyado mahigpit sa mga requirements. Kasi kasal na sila sa civil, kapatid. At pangalawang tanong, bro, pwede pa, bro, follow up. Sige po. Kung ganon, pagkatapos ng kasal nila sa simbahan, siyempre yun na lang yan, ihabol na lang madali kasi yung buhay sa tao nga, hindi natin malaman. Pagkatapos doon, para nga maayos talaga yung ano nila, pwede ba magbalik sila din sa doon sa PSA at saka itama talaga yung tunay na ano niya, na apelido nila, itama nila doon, pwede rin yun. Yes po. Actually, kahit bago sila mag-ano, eh, tama na rin yung kung ano, ano, may public assistant desk na malalaman nila. Check nila sa computer nila bakit nagkapalit, bakit nagka-problema sa apelido, o typical error lang siguro yon. So, hihingi na naman ng public assistant desk ng mga ibang requirements yun to validate. Eh, no? So, i-validate. Ano ba talaga apelido mo? So, titingnan niyo yung mga ibang papers niya. Ito po, baka typical error. So, typical error lang. So, mangyari doon, pwede namang gawin nila ngayon yun para walang problema sa church wedding nila. Bago ano, gawin nila, madali lang naman po yun, punta kayong PSA, kukunti lang naman nakapila doon sa public assistant desk. Tanong nyo mismo, sabihin nyo sa kanya, saan po ba yung public assistant desk? Yan. Ituturo naman doon sa mga ano, sa mga nagre-registro doon, ituturo nila. Ngayon din, pwede naman gawin nila yun kapatid bago sila pumunta sa church. Okay, salamat bro. Salamat. Yeah po, salamat sa Diyos. Alright. Itong last tanong bro, para sa akin na ito, yung last kong tanong. Sige po, sige po. Yung ano ko kasi, yung lolo ko, albularyo. Ngayon, i-renounce ko na yon. Ano ba yun nga, ano, na i-renounce ko palagi, pero hindi ko binabanggit nga albularyo. Ang ano ko lang nga, occult practices. Okay. Tama na ba yon? Sige po, Brother Romer, ano po yung tugon natin dyan? Kasi this is a connection to spiritual warfare. Sige po, yung sa lolo niya, bro? Yes, yes. Bro. Okay, i-renounce niyo po palagi. Kung ano lang, kung wala ka namang harassment, isang beses, ma-renounce mo na dun sa, ano, dun sa Blessed Sacrament, wala pong problema. Kasi, ang nangyayari po kasi, yung iba, kahit na yung mga hinaharas, kahit na nirenounce nila ng
paulit-ulit, dapat po talaga paulit-ulit din po talaga yung ano, kasi merong iba na kahit na na-renounce nila isang beses, naharas pa rin sila kasi wala nga sa disposisyon, mayroong takot kung ano, mayroong pag-alinlangan, mga ganoon, hindi talaga contrite yung pag-renounce nila. So ang nangyayari po, naharas pa rin. So sa mga inaatake lang po ha, yung mga pusas na mga ganyan, inuulit-ulit po nila kasi yung prayer po, processing po yan. Hindi po yan magical na isang beses renounce, wala ka agad. So continuous po talaga ang renouncement doon sa aming mga pasyente na inaatake, hinaharas po talaga ng demonyo, katulad na po ng ano, taga Bukidnon. So yung lolo niya, siya ang pinakapaborito, may pinabigay sa kanya na librito pero hindi nila nakita. So siya ang papasahan sana pero hindi niya tinanggap. Pero pagka ganun po talaga, once na mamamatay yung isang tao, once na nandun sila sa kaniyang paghihingalo, once na sinabi na may ibibigay siya tapos walang tumanggap, automatic po yan, may nakakatanggap po niya. Kahit na sa ano lang, yung mga nag, ano, parang nag-aalinlangan dahil sa takot lang. Kasi yung fear, pagkain po yung demonyo. Kaya nga po, kapag nagkaganon po yung sitwasyon, ang mga abyan po nila, yung mga spirit guides, alam talaga po kung sino talaga po ang papasahan. So ang mas mainam po talaga, ang ginagawa namin kasi hindi pa po totally talaga na ano, kasi napapanaginipan niya paulit-ulit yung lolo niya, tapos may binibigay na librito. So ang ginagawa niya, paulit-ulit din po na nirenounce yung prayer na yon. So yun lang po na kailangan po talaga na sa disposition, walang fear kasi pagkain niya ng demonyo. Tapos ano po, mamuhay po kayo ng banal. Yun lang po talaga ang pinaka-importante, conversion. Ang purpose ng ano, ang purpose ng exorcism and deliverance ministries, conversion. Wala na pong iba maliban doon. Conversion po talaga. Once converted ka, may atake, may retaliation man, pero pakunti-kunti na lang. So tingnan po natin, i-check po natin yung sarili natin. Hindi po natin ilagay yung sarili natin sa kabisihan. Hindi lang po tayo nag-ano ng bis, yung parang wala na tayong pagkialam sa ano, yung sa simbahan. Eh, dapat mag-recollection po tayo, mag-meditation. I-check po natin yung sarili natin. Know yourself. Pinakauna po yan talaga. Know yourself. Kapag hindi mo alam yung sarili mo, tapos pumunta ka sa giyera, sigurado po talaga, matatamaan ka po talaga. So, know yourself. Huwag padalos-dalos. Check and balance po yung sarili nyo. Tingnan yung mga doorway. Paulit-ulit po yung dasal. Kasi, hindi lang po yan isang beses lang. Continuous po. Parang maging habitual na po natin para ma-unite tayo kay Lord. Yun po ang pinag-importante. Ma-unite tayo. May connection tayo ni Lord. Hindi naman yung prayer lang, yung prayer para manghingi. Hindi po yun. Hindi po yun ay yung purpose. Kapag yun ang purpose po natin na para makahingi lang sa Diyos, pagan disposition na po yun. So, nagpipray tayo para makonect tayo sa Diyos. Nagre-renounce tayo para ma-renounce po natin. Mawala po yung bandage doon po sa ating mga ninuno. Yun lang po bro. Mag-deliverance ka. Kung meron kang ano, meron kang book of handbook of parisikya, gamitin niyo po yun. May guide naman tayo na i-share ko na po sa lahat. Ang dami po talagang gumagamit ngayon kasi sa kanila, hindi nila alam kung paano gamitin eh. Kasi noon wala pang guide. So ngayon, may guide na paano mag-deliverance personal, kasi personal po talaga pinaka-importante. Kasi 100% po matatanggap niyo kapag personal. Kapag nag-ano kayo sa amin, nag-rely kayo sa amin palagi, yung palagi na lang kami, 10% lang matatanggap ninyo na healing. So, importante po talaga personal deliverance. Kasi alam nyo po, nung una, ang dami-dami pumupunta dito kasi hindi pa na-empower. Pero ngayon, pakunti-kunti na lang po kasi na-empower na sila. O, kahit na nandun sila sa abroad, pag-pray nila, masukan nila yung buhok, masukan nila yung mga insekto, lumalabas yung mga insekto sa katawan. Wala pa nga yun sa guide lang yung binigay namin, meron silang pinasahan lang namin ng mga prayers kasi wala silang handbook. Epektibo, bakit? Ano kasi sila? Yung faith nila, grabe yung faith nila. Yung pagpagsisisi nila, yung pagbabago nila, yung conversion nila, grabe yung conversion nila. So, automatic po talaga yung grasya ng Diyos bibigay sa atin. So, yan lang po, bro. Sa totoo lang, bro, ano, nagsiserve ako palagi ngayon sa simbahan, minister ko eh, matagal na. Noon pa,
Minister, lay minister ako. Kaso lang, hindi ko lang, kasi alam yung, kung hindi yun sa punto por punto, hindi ko malaman yung mga occult practices na ginapractice sa mga parents ko, tapos na, nasunod ko rin. Kaya, yung lahat na yon iniwasan ko na, girenounce ko na. Yun na nga. Yun. So huwag ka na magtaka, bro, ha? Huwag ka magtaka. Kasi sa spiritual warfare po talaga, once mo serve ka sa Diyos, may retaliation. Merong ano yan, ginagana. Kaya nga, ang daming nagtataka, bakit na kapag nagsiserve sila, ang dami na nilang harassment, ang dami nilang problema. Yan po talaga, normal lang po yan. Kasi ang demonyo, ayaw na ayaw po talaga na mapunta ka sa Diyos. So ang gagawin nila, didistract ka, gagawa sila ng pamamaraan na malayo ka sa Panginoon, normal lang yan. Ang hindi po normal, yung hindi ka na inaatake. Kasi nasa kabay ka na nila eh. Kaya nga, Okay. ang dami ngayon, malapit ng eleksyon, grabe ang vote buying. So kapag ka ganun, mga politiko, yung mga nasa politika, na grabe nila, nag-spend sila ng thousands, millions, billions of money para bilhin yung boto natin. Tapos, nagtataka tayo, bakit itong mga taong to hindi hinaharas ng demonyo? Wala silang ano, harassment. Maganda yung buhay nila. Malusog sila. Wala silang sakit. Masaya sila dahil lang dun sa pangungurakot. Pero bakit hindi hinaharas ng demonyo? Kasi alam ng demonyo, nasa kamay na sila, nasa kamay na nila yung tao na yon. Kaya hindi nila hinaharas. Pinapagamit pa nila ng mga means, mga resources para pagdating ng panahon, pag namatay yung isang tao na yon, nang wala na sa simbahan, galit na sa mga pare, galit na sa mga madre, galit na sa lahat ng nagsiserve sa simbahan, alam na ng demonyo na nasa kamay na nila yung mga tao na yon. Kaya wag po tayong mainggit sa kanila na ganun ang estado ng buhay nila. Kasi yung mga tao na nagsiserve ng simbahan, ang dami mga ano, harassment, ang dami talaga. Dahil bakit? Para i-distract sila na para hindi magpatuloy. So, yun lang po, bro, na magpasalamat to sa Diyos. Kahit na meron man na ganoon na mga pangyayari sa buhay natin, pasalamatan natin kasi nagre-remind yan sa atin na epektibo pala yung pagsunod natin sa Diyos. Epektibo pala yung empowerment natin sa buong simbahan. So, yun lang po, bro. Eh, salamat, bro. Salamat sa magandang okay. Sagot mo. Salamat po. Okay, thank you. Maraming salamat. Okay, bro. God bless you lahat. Yes, bro. Yes, bro. Bro Ramer. Bro Ramer. Oy. Yes, pwede ba sagutin yung pinano ko sa iyo kagrina, bro? Okay. Ano yung question, bro? Sige. Basahin ko na lang dito. Ano na lang, bro? Sige. Ito ay... nakalimutan ko siya yung pangalan eh. Wait lang nga. Ano ba pangalan nun? Yung sa'yo na lang, bro, pwede mo bang basahin dyan? Titingnan ko, bro. Okay. Then, sagutin mo na lang din, bro, kasi nanonood siya ngayon. Okay. Bro, sa school namin, marami talaga na naka-experience ng mga pangyayaring kababalaghan. Mga co-teachers ko at mismo ako, we are planning to have a first Friday Mass starting January. Will it be enough para mawala yung mga evil spirits sa school namin? Or do we have to have session of deliverance other than the first Friday Mass? So ganito po. Kapag sa school po, yung maraming mga harassment, epektibo po talaga yung misa. Hindi lang po sa first Saturday, first Friday, hindi lang po doon. So kung gusto niyo po, kung yung principal po ay isang Katoliko, tapos gusto niya na monthly, mas maganda po yon. Kasi once na namisahan po yung lugar na yon, nawawala po yung infestation. Tapos, kapag isang beses lang na ano ninyo, tapos ang ano kasi, ang nakaka-infest po talaga ng isang lugar kapag yung merong scandal na nangyayari. For example, sa eskwelahan, ginagawang dating area, tapos ang daming nangyayari na mga sexual act doon po. Kahit na nag-deliverance ka, mawawala po talaga ng saysay. Mas ma-infest po yung lugar kapag ka merong gano'n na pangyayari. So anong gagawin natin? Mas maigi po kung yung school na yon meron po talaga na guard po na nag-iikot doon sa
sa campus, tapos 24 hours man yan o mga ganon, sa public school man o private school, mas maganda po na once na nagmisa tapos merong deliverance, automatic po talaga maano po ma meron po tayong parang matitingnan po natin yung paaralan na hindi may invest. Kaso lang, ang problema po ngayon, yung mga estudyante natin, kapag nanonood sila ng pornography doon sa mismo ha, doon sa mismo na eskwelahan, ma-invest pa rin yung lugar. So ang gagawin po natin doon, pamisahan po natin buwan-buwan, tapos i-empower po natin yung mga estudyante. I-empower natin sila bilang isang teacher po. Kayo po talaga ang mga ano yung evangelist po natin sana na mag-aral po tayo yung sa mga apologetics at saka sa mga values po, yung sa mga catechism. Kasi yan po, pinaka-importante po yan para ma-aware po yung mga estudyante natin para hindi po sila maharas ng mga demonyo. Tapos tayo na mga teacher, kapag merong mga possession, alam na natin kung anong gagawin natin. Hindi na tayo magtatawag pa ng albularyo, magpapadugo ng sa school. Kaya po nai-invest ng grabe yung infestation po doon sa eskwelahan kapag ganoon. So, mas maigi po yung sinabi mo na magpamisa monthly, mas maganda po yun para yung mga bata malapit sa Diyos, ma-empower po yung mga bata, yung mga estudyante. Kasi ngayon, grabe na po talaga yung immorality na sa pag-iisip ng mga bata. Mga bata nga, grabe na, kahit na elementary pa o high school, ang dami ng mga kalokohan, ginagawang drug din yung ano yung paaralan, sexual ano na din, dami nang nag-ano nagde-date. So kahit na anong misa niyo po, tapos doon sa lugar na yon merong kababalaghan, merong sexual at maano po talaga, may invest po talaga yung ano yung school. So ang mas maigi po talaga, empower po natin yung ating mga estudyante. Kasi araw-araw po tayo nandun sa kaharap po yung mga estudyante, bigyan po natin sila ng inspirational talk. Yung about sa apologetics, mag-insert lang kahit na konti lang. Tapos yung principal, sabihan po natin na pwede ba i-deliverance yung ano, sino pong maglilid. Pwede po, wala pong problema. As long as merong permiso. Kahit na doon sa parokya may permiso. Kung ayaw ng parokya, di misa na lang. So yun lang po ang pinakamaigi. Tapos yung mga kung meron kayong exorcism salt, exorcism oil, exorcism water, ilagay niyo po sa corner ng room ninyo. Tapos pagka na-empower yung lahat ng mga teacher, pag naglalagay yan, grabe yung empowerment niyan. Nag-unite yung mga estudyante at kayo kasi kapag ka anong inutos ng teacher, susundin naman talaga ng mga estudyante na magiging mabait sila hanggang sa paglaki nila. Masusunod nila yan sa pag-ano sa bahay nila kasi ang dami nilang matutunan eh. Kapag ka-teacher ka, dami talaga matutunan ng mga estudyante, hindi lang sa klase kundi sa spiritual warfare. So yun ang gagawin niyo po para ma-empower yung ano, empowerment lang po talaga ang kailangan. Once na ma-empower yung isang tao, ginagawa ng isang tao, wala nang kuwang yung demonyo, wala nang space ang demonyo sa buhay nila at doon sa ano sa paaralan na yan. So yun lang po Bro John Ray. Yan, maraming salamat Bro Romel. Ah, Bro Romel pala. Bro Romel? Okay, thank you sa ano sa pag-assist ni Brother Romel dito sa akin kasi alam nyo na. Okay, ito naman tayo ngayon bago ko ibalik sa Zoom. May mga katanungan dito sa comment section na bigyan mo natin ng pansin. Okay, sabi dito ni 30 Mariot, magandang gabi. Po, baka meron po makasagot dito. Ano po ibig sabihin? Napanaginipan ko si Jesus Christ kagabi. Umiiyak siya at sinabi niya sa akin na nalulungkot siya sa pangyayari sa mundo. Okay. Brother Romer, tama ba yun na mag-interpret sa panaginip? Okay, sa mga interpretation po ng mga panaginip, po natin interpret ng ganun po na yung ang dami niyang nangyayari ngayon dito, napupunta dito sa office na po, napapanaginipan ko si Mama Mary, manggamot daw po ako, napapanaginipan ko si Jesus, si Saint Michael, manggamot daw po ako, pwede po ba yun? Ang sagot niyan, hindi po. Bakit? Kapag ka ganun, deception din yon.
kapag ka sumusunod ka na sa panaginip mo, meron yan, mga open yung mga third eye. Kasi kaya nga, sabi ni Bro Wendell kagabi, kapag katulog ka, grabe ang nag-activate yung third eye natin, malakas yung third eye natin. So kapag ka ganyan, ang dami ng mga experiences niyan dito sa kahit na sa akin noon, sa office, kahit na dito sa mga pasyente namin, nananaginip sila ng demonyo, nananaginip sila ng mamamere, na meron silang mga vision daw, mga ganito-ganyan, tapos sinusulat pa nila mga ganito-ganyan, hindi na po yan pwede. Kasi may ano na yan, may connection na yan sa divination. Kaya nga iba, ang iba, pinapadaan sa panaginip para manggamot. Tapos sabi pa doon ni Mama Mary daw sa ano nila, sa panaginip nila, kuhanin mo yung ano, yung may isa akong mutya na nilagay doon sa mga ganito ganyan. Nakita nila. So ganoon po, demonic na po 'yon. So wag na po nating sundin kung ano mang panaginip, kasi ganito 'yan. Hindi na po importante talaga no, kung magpakita man sila. Kahit na ano pa, kahit na umiyak pa yan si Jesus, magaya, alam niyo ang pinaka-importante, yung sakramento na iniwan niya doon sa simbahan. Yun ang pinaka-importante talaga. Bakit? Importante ba talaga na magpakita sila sa atin? Ang dami nang nangyari na mabago ba talaga ang buhay natin? Kasi ang dami iba, pinakitaan sila ng Mama Mary, tapos ng gamot. Nagkaloko-loko yung buhay nila. So, ang tanong, galing ba yun sa langit? So, hindi. Galing yun sa mga demonyo, kasi dinideceive tayo para mapunta tayo sa mga bagay na hindi na po na tinuturo ng ilang simbahan ng Katoliko. Ang dami ngayon nga nang gagamot, sinasapian sila ni Mama Mary, sinasapian sila ni Jesus, sinasapian sila ng anghel. Hindi po yun mga ano, galing sa langit, mga demonyo po yun. Kasi ang mga demonyo lang ang walang respeto sa tao. Ang nasa langit, hindi po yan nagpo-possess. Ang nagpo-possess lang po talaga mga demonyo. Kaya nga ang dami nga dito, sabi niya, Darwin, ako si ano, ako si, ako ang ina mo, si Mama Mary, mahal na mahal kita, ano, pinagdadasal kita sa anak ko araw-araw. Tapos nagsimula ng prayer, anong sabi, hanggang sa kaduluduluhan ng prayer, anong sabi, tumahimik ka. Napakasakit yung prayer mo, o sino pala yung pumasok sa kanya? Demonyo. So dinideceive tayo ng mga demonyo. Hindi pa ba talaga, hindi ba talaga enough yung nagpakita si Mama Mary doon sa Fatima, doon sa mga apparition, maghanap pa tayo ng ibang apparition na hindi approve ng simbahan. So yung inaproba ng simbahan, yun po talaga ang gawa natin ng devotion, yung binigay ng simbahan na devotion, doon po tayo. Kasi ang dami ngayon na nadideceive doon sa mga bagong devotion na hindi naman aprobado ng simbahan. Huwag kayong mag-stick po doon. Mag-stick po kayo doon sa sakramento, yung binigay ng simbahan, yung inaprubahan ng simbahan. Huwag kayo na pong maghanap ng iba pong mga devotion na wala po talaga, hindi pa inaprove ng simbahan. Kaya nga, nagtataka kami dito, bakit atat na atat sila sa mga bagong devotion na hindi pa inaprubahan ng simbahan. So, ganun lang po. Bakit? Parang nag-disobey ka na sa simbahan, pinopromote mo yung isang bagay, isang devotion na hindi naman talaga approve ng simbahan. So, kagaya ng sinabi mo na nagpakita si Jesus na umiyak, huwag mo nang ano yan, huwag mo nang pansinin yan. Kasi ang importante po yung conversion ng isang tao. Kasi ang dami ngayon nga napapakitaan na ng Panginoon daw, napakitaan ni Mama Mary, pero anong buhay na? Marites. So, magtataka ka na. Marites, chismosa, ang daming kasalanan ginagawa. Magduda ka na doon. Kung nagpakita man sa kanya si Mama Mary, sana namuhay siya ng banal. Pero ang tanong, kung namuhay ba ng banal yung mga tao na yon? So ang pinaka-importante po talaga, pinaka-importante ito, ano na po natin, ang pinaka-importante is conversion through sacraments. Hindi na po kailangan na magpakita pa libu-libong anghel natin para magbago tayo. Hindi na. Ang importante, conversion talaga. Yun po talaga ang purpose ng Exorcism and Deliverance Ministry. Mapalapit tayo sa simbahan, magbago yung buhay natin, matutunan natin yung doktrina ng simbahan, i-renew po yung ano natin, yung Catholic faith po natin, tapos yung sa Corporal Works of Mercy. Kasi ang dami ngayon na
nagsiserve sa simbahan, pero may video niyan si Padre. Sabi ng demonyo, ang dami namin pinapaserve sa simbahan, binibigyan namin sila ng mataas na posisyon para maging proud sila sa sarili nila, para marami, para meron kaming kasama sa impyerno. So, yun lang po, Bro Jando. Okay, then ito pa. Bro Jando. Oh. Oh, may isa din dito, bro. Sagutin lang natin to, bro. Kay galing kay Manuel Ian Quintana. Tanong niya dito, Brother John Ray, ask ko lang, alang po, nang muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, nag-stay pa siya dito sa lupa ng 40 days? Nangaral at nagpagaling pa po ba ang ating Panginoong Hesus? Salamat sa sagot, bro. Nag-stay pa siya ng 40 days, nangaral siya sa kanya mga apostol, pero hindi na siya nagpagaling. Kapatid, nasa ano yan, nasa Gawa 1:1 hanggang 3. Basahin lang natin, Gawa 1:1 hanggang 3. Hindi na siya nagpagaling, pero ayun, nangaral siya. Ang iyong pinangaralan yung mga apostol. Basahin lang natin. Ito. Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinasalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula, hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago po siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw, sa 40 days, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan at pinatunayan niyang siya ay buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag mo na kayong aalis sa Jerusalem, sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." And yan ang malinaw na naitala sa Bible, after ng kaniyang resurrection. So nag-stay pa siya ng 40 days kasama ang kaniyang mga apostol, nagpapakita siya dahil marami pa siyang ibinilin at itinuro, pero hindi na siya nagpagaling, kapatid na Ian Quintana. Bro Jando, yun lang. Okay, meron din naman ito sa ano naman, bago ko ibigay sa Zoom, meron pa dito Julian Kasikas, pwede po ba na mag-self deliverance kahit hindi nakakumpisal? Kasi andito po ako sa Saudi, pero follow ko lang ang pray ni Father Sikia. Brother Romer! Okay po. So, kapag ka ganoon, kasi dito, ang daming nag-ano, merong iba na nagkukumpisa lang para makadeliverance. So, hindi po yan pwede. Yung, magkumpisa lang ako para makadeliverance ako. Hindi po yan pwede, ha? Bakit? Kasi, wala kang perfect contrition. Parang ginawa mo lang yung ano, na obligasyon para makadeliverance ka. Hindi po yan pwede. Kasi maaras ka ng demonyo niyan. So, ang gagawin po natin, kapag nasa Saudi po tayo, tapos wala naman tayong nagawa na mortal sin, pwede ka po maka-deliverance. Kapag may contrite po talaga na yung pagsisisi, dapat po kailangan yun sa buhay natin. Kasi kapag nag-deliverance tayo, tapos wala tayong pagsisisi, maharas po tayo ng demonyo. Kaya nga po, ang payo po namin doon sa mga nasa abroad, na meron, hindi sila nakapag ano, yung mga nagre-react, ha, for example, nagre-react, pinapapray lang po namin ng rosary, divine mercy, at ibang mga devotion. Kasi umaalis din yung demonyo dyan, hindi lang sa deliverance. Kasi ang inaano lang po namin talaga, ang iniiwasan lang po namin talaga, baka mag-react sila doon na walang kasama, for example, sa mga possessed, ha, nagre-react sila na walang kasama, delikado po, kasi Muslim area po yan eh. Kung oppression naman, tapos wala kang mortal sin, magano po kayo, deliverance po kayo. Pero, kung meron kayong mortal sin, kailangan po tayo mag-pray. Hindi po ibig sabihin po na kapag ka may mortal sin, parang matigil na yung ikot ng mundo mo. Huwag. Maghingi ka ng patawad sa Diyos, kasi walang kumpisal. Kung walang kumpisal doon, mag-rosaryo ka, mag-ano po kayo, divine mercy, kasi meron po talagang valid reason.
So, yun lang po talaga ang pinapagawa namin doon sa mga taong malayo po talaga sa mga kaparian. Pray ng pray lang po talaga. Kung iwasan nyo na lang po talaga na mag-pray sa deliverance as long as wala po kayo sa disposisyon. Kasi baka harasin po kayo ng demonyo, magkakadan loko-loko na yung ano mo doon sa trabaho mo. Yun po ang iniiwasan natin. So kaya nga dito sa office kapag walang ano ha, walang emergency kapag dito sa deliverance and exorcism ministry. Walang emergency. Yun po talaga ang ano namin, ang payo namin na magdasal lang po kayo, magdasal. Huwag yung idediretso. I-process yung sarili ninyo. Kasi kapag diretso ka ng deliverance, hindi na-process yung sarili mo, useless. Useless po talaga. Wala po talaga mangyayari na healing. Kasi nagpapalayas ka ng demonyo na mismo ikaw, mayroong hold yung demonyo sa iyo. So hindi po aalis yung demonyo. So anong gagawin mo? I-process yung sarili mo. Tanggalin yung galit, tanggalin yung inggit. Kung mayroon kang ordinary attack ng demonyo, yung pride, yung greed, yung sa ano, yung sa sloth, yung seven capital sins, kapag ka meron kaman yan, kung nandun ka sa abroad, idahan-dahanin mo po na mawala yon sa buhay mo. Kasi delikado po na meron ka niyan, tapos nadideliverance ka, na hindi ka nagsisisi, sigurado po kayo, mahaharas po talaga kayo ng demonyo. So ang gagawin nyo, dasal lang po kayo ng dasal, i-process yung sarili ninyo. Yan po talaga ang proper way. Hindi po talaga yung diretso deliverance na para kang nag-oopera na walang laboratory. Kailangan po talaga ng laboratory bago ka mag-opera. So ang gagawin po ninyo, i-process yung sarili ninyo bago kayo mag-deliverance. Ha? Yun lang na ano namin sa mga tao na malayo po sa simbahan, malayo po sa sakramento, i-process yung sarili ninyo. Kasi through processing po, makikita ng Diyos na ano pala, faith, yung ano mo, yung pagsisisi mo, totoo pala. Totoo pala. So, ganito lang po ang ma-advise namin sa kanila na nasa abroad, pray the rosary, pray the chaplet of divine mercy. Always trust in God, have faith always. Yun po ang pinaka-importante. So, back to you, Bro Jando. Okay, dito naman tayo sa Zoom. Si Kukok Gania. Kukok Gania, pwede paki-open mo na yung camera para alam ko na ano, first time kasi to eh. At least alam ko na hindi alien. Ayun, at least alam ko hindi alien. Okay, good evening sa iyo, Brother Kukok. Pag-click po yung unmute. Good evening, brother. Oy, kamukha mo si Alexander ah. May tanong po ako, brother. Dalawa pong tanong na akin. Pinakauna, yung Eucharist po. Dahil hindi kasi matanggap ng mga Baptist na dahil ang interpretasyon ng Katoliko, literal, hindi meaning na kailangan natin kainin yung flesh ni Jesus at blood ni Jesus dahil tonight ko sa Exodus, kung nagawa ni ng Diyos na yung burning bush, good brother, na kung nasunog yung burning bush at the same time hindi nasunog, kung ang nature ng Diyos ay tatlo at saka isa, kung nagawa niyang sabihin na siya ay Alpha at Omega at beginning at first and last, bakit hindi biblically possible na ang bread at wine literal at saka hindi literal, at saka mag-a-appeal kasi sila, brother, na hindi daw literal dahil sa Mark 21 yung kwan, good father, brother, father yung kwan, brother, yung Last Supper na mga story, ang basis kasi namin, brother, yung John chapter 6, tas hindi nila masagot, brother. Siguro ang tanong ko, brother, dahil may isang
isang verse sila sa Leviticus na hindi daw symbolic lang yung John chapter 6, dahil sa Leviticus may batas kasi na hindi pwede inumin yung dugo. At si Jesus at that time nag-follow sa Judaic law. Yun yung question ko, Father, kung ano ang Father pwedeng pang rebuttal doon, or tama ba sila na symbolic talaga yung John chapter 6 dahil doon, pero sa palagay ko hindi man. Dahil maraming tanong ko na hindi nila na sagot, at yun lang yung nataha ako ba, yung Leviticus. Yun lang, brother. Okay, so nandiyan ba si Brother Romel Palma? Nandiyan ba, Brother Romel? Brother Romel? Romel Palma? Wala si Romel Palma. Ikaw sumagot, Brother John Ray. Yes, una, kapatid, anong talata yung Leviticus? Yung Leviticus 14 ba sinasabi mong talata? Verify ko na muna, brother, ha? Para sa Leviticus 14 yata yung sinasabi mo? Para makita natin bago natin sagutin. Leviticus 14? Verify ko muna. Tingnan mo muna. Bago natin bigyan ng sagutan. Leviticus 10:14 ba yun? 10:14? Ang ibig mong sabihin? Wait lang, brother, ha? Sige, sige. Leviticus, nasa Leviticus 7. Brother. 7:14, no? 7:14. 17. 17? Or 7:10? Leviticus 17:11, father. Brother, Leviticus 17:11. For the life of creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourself on the altar. It is the blood that makes atonement for. Sige, basahin natin life. Dito. Basahin natin dito, bro, para makita ng lahat. Tingnan natin kung anong nakasabi dito. Magandang balita, Biblia yung ginamit ko. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ito'y inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampalsa. Ito'y maaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis, o maninipis na tinapay na pinahiran ng langis, o tinapay na yari rin sa harinang minsan sa langis, o minasa sa langis. Ang mga ito ay isama sa tinapay na may pampaalsa at sa handog, pangkapayapaan bilang pagpapasalamat. Sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isang ihahandog kay Yahweh, at ito'y kukunin ng paring nagbuhos ng dugo ng handog kapayapaan, pangkapayapaan. Okay, maraming salamat sa talata na ito, no? Well, dahil ang kinop niya, kapatid, is ang Leviticus, of course, sa Leviticus, symbolic yan. Kasi hindi pa man bumaba ang ating Panginoong Hesukristo diyan. So yung sa Leviticus 7 nagfi-figure out na siya ng mangyayari sa darating, na mayroong isang alay na gagawin para kay Yahweh. Nakuha mo? Oo, brother. Sa Leviticus, siya natural, symbolic 'yan. Hindi pa 'yan literal kasi wala pa naman ating Panginoong Hesukristo. However, sa New Testament, napakalinaw yung sa Ace, no? John 6, napakalinaw ito. Nga, bakit sasabihin nilang symbolic? Basahin natin, ha, kung symbolic ba ang pagkasabi dito? Basahin ko sa iyo, ha, na ito ay literal. Hindi yan symbolic. Kasi ang sinabi ng Panginoong Sokos dito, tunay na katawan. Pag sinabing tunay, literal ba yan, kapatid? Hindi. Yan yung tanong na hindi nila ma... Yan, kasi hindi nila tanggap. Pero kung susundin lang natin ang banal na kasulatan, literal yan kasi tunay nga eh. Pag sinabing tunay, bro, hindi yan simbolik.
Ang synonyms ng tunay is literal. Synonymous yung dalawa na yan. Pwede pa mag-add, brother? Dahil nang alin? Nakipag-debate ako, hindi debate, nag-discuss lang. Sige lang, mamaya na yan. Tingnan muna natin itong talata. No? Kita naman ng ating mga ano, na ang tinapay na binabanggit sa New Testament is not symbolical like sa Leviticus. Kasi sa New Testament, ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, tinapay na bumababa mula sa langit. No? Basahin natin muna sa 48. Ano bang sinabi ng Panginoong Kristo sa 48? Ito. Ako ang tinapay ng buhay. So masasabi mo bang symbolical yan? Nung sinabi ba niya yan na siya ang tinapay, nasa harap ba siya ng mga tao, bro, o hindi? Ano yun, brother? Nung sinabi ng Panginoong Kristo sa John 6:48 na siya ang tinapay ng buhay, literal ba yan o symbolical? Literal, brother. Dahil literal yan kasi andyan siya nung sinabi niya, kaharap niya yung mga tao, sinabihan niya na ako. Personal pronoun, ako ang tinapay ng buhay. Refer sa kanyang sarili. Di ba? Oo, brother. Tingnan ko yung ano yung talata na wait lang ha. Ang sinabi niya na ang aking katawan ay tunay na pagkain. O, hanapin ko lang yung kung saan yun. Ayan, ito sa 55. Upisahan natin sa 54. Ito sinabi niya sa 54. Ang kumakain ng aking laman. Tingnan mo ha. Ano pinapakain niya ang kanyang? Laman. Laman. No? Hindi niya sinasabi, ang kumakain ng tinapay na yan. Hindi niya sinabing tinapay na yan. Aking laman. Tumutukoy sa kanyang flesh. At umiinom ng aking dugo. This is a literal statement, kapatid. No? Talagang sa kanya galing. Ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay. Sinabi ba niya ang aking katawan, ang aking laman ay symbolic or tunay? Tunay. Tunay na pagkain. Ang synonymous ng tunay, literal. Synonymous yan. Tingnan niyo sa dictionary, anong synonymous ng true? Di ba literal? Tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. So, alin dyan ang symbolic? Itunay nga. Pag sinabi mong symbolic, bro, hindi yan tunay. Halimbawa, ang watawat ng Pilipinas ay sumisimbolo sa ating bansa. Yung watawat simbolo siya ng bansa. Tunay ba na ang watawat ay bansa o hindi? Hindi, hindi. Hindi kasi simbolo lang siya, di ba? Ang watawat sumisimbolo sa bansang Pilipinas, hindi siya totoo na yung watawat bansa 'yon. Sumisimbolo sa bansang Pilipinas kasi simbolo lang siya. Yun ang ibig sabihin ng simbolismo, bro. Hindi totoo. Naglalarawan siya sa katotohanan. Yan ang simbolo. Symbolic. No? Isang picture na naglalarawan sa katotohanan. That is symbolic. No? Pero hindi siya tunay. However, itong kay Panginoong Jesus, hindi mo sabihin na symbolic to kasi ang sinabi niya, tunay. Nabasahin natin sa 55 muli. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Basahin natin ito sa English. Ano ba ito sa English? No? Ayan, no? For my flesh is the real food. My blood is real drink. Di ba? Ang real ba is not real sa iyo, kapatid? Bro, sa tingin mo? Real is real. Real is real. Paano masabing hindi totoo yan? I-real nga eh. Di ba? Yeah. Isa pa kapatid, nalilito kasi sila dahil pag sinabi mong literal, kailangan natin kainin yung unod, ay yung flesh mismo ni Jesus ba? Tapos kung tignan mo, kung sa tao na logic, oo, tama. Pero biblically problematic dahil kung ganyan ang nature sa Diyos, dapat tatlo Diyos natin, di ba? Pero nakasaad kasi na
isa ang Diyos, pero tatlo. Paano yan posible, di ba? Isa pa, sa Exodus. That is beside, bro, that is beside the point. Ang layo na ng argument mo pag ganyan, ano. May ano naman yan, pero dapat mag-focus tayo doon sa laman at katawan natin Panginoong Isok. So, huwag mo na siyang dalhin sa Old Testament, kasi sa Old Testament talaga, lahat doon simbolik. Ano yun eh, sabi nga ni St. Paul, ang Old Testament ay shadow of the things to come. Shadow lang yun. So, symbolic talaga ang sa Old Testament. Huwag kang mag-argument ng Old Testament kasi symbolic talaga yun. Na-argument ko kasi yun, bro, dahil hindi kasi nila matanggap. Hindi nila matanggap. Pero I mean, mag-focus ka talaga sa New Testament. Ang mga literal talaga na pahayag sa Bible nasa New Testament. Kasi yan talaga kung sabaga, katuparan ng nasa New Testament. Kasi kung nadalin mo siya sa Old Testament, bro, sabihin niya talaga na hindi literal yun. Kasi namatay nga sila eh. Sabi na Panginoong Kristo sa John 6, kumain ang inyong mga magulang sa ng tinapay na mula sa langit pero namatay sila. Ibig sabihin, simbolic yun yung nasa Old Testament. Hindi mo pwedeng dalhin ang Eucharist sa Old Testament kasi simbolic talaga yung sa Old Testament. Okay, sige. Maiipit ka dyan. No? Sa John 6, kung umpisahan mo pagbasa sa 40, sinabi ng Panginoong Kristo, kumain ang inyong mga ninuno ng tinapay na mula sa langit, pero namatay sila. Ibig sabihin, hindi pa yun ang katuparan. So, dito tayo sa katuparan. Huwag mong dalhin sa argument na pwedeng maalanganin ang argumento mo kasi dinala mo siya sa symbolic na time. Sa time na hindi na siya symbolic, kaya nga real na eh. Ang daming talata sa New Testament na hindi mo na kinakailangan dalhin sa Old Testament. Halimbawa itong 1 Corinthians 10:14 to 22. Kasi literal talaga 'to. Kung pag-aaralan mo ang 1 Corinthians 10:14 to 22, inihambing St. Paul ang alay ng mga pagano sa tunay na alay. Sa tunay na alay, ito talaga ang aral ni San Pablo sa communion, no? Ito, paano niya inano yung ano, yung 1 Corinthians 10, ayan, 14 to 22, ha? Ito. Kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay, so ito ang bunga ni St. Paul, no? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo sapagat alam kong kayo'y matatalino, kayo na ang magdesisyon. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kupa, o kupa yung chalice ng ating Panginoong Kristo, ng pagpapala ng ating ipinagpasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Literal yan, di ba? Ang pag-inom natin ng kupa, pakikibahagi sa dugo ni Kristo. So literal talaga na iniinom natin yan. At ang pagkain natin ng tinapay ng ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. So walang simbolik dyan, pakikibahagi talaga. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan. Kahit na tayo marami sapagkat nagsalo-salo tayo sa isang tinapay. Pinagsasaluhan na, isang tinapay pinagsasaluhan. Ibig sabihin ng isang tinapay na yan si Kristo. I am the bread of life, John 6:48 and John 6:58. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa ng dambana? Ito na yung kanyang pag-distinguish, no, sa dalawang uri ng sacrifice. Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Inihamping ni St. Paul yan na ang walang kabuluhan na handog or sacrifice, yung pag-alay sa mga Diyos-Diyosan, yung ginagawa ng simbahan, sacrifice din yun. Unbloody sacrifice. Pero may kabuluhan yun kasi pakikipagkaisa yun sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ang ibig kong sabihin ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kaya't ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Ibig sabihin pala, mayroong dalawang uri ng sacrifices sa mundong ito. Handog, pag-all sakripisyo, pag-aalay sa demonyo, at pag-aalay sa tunay na alay, ibig sabihin sa Diyos. Dalawang magkaibang tunay yan.
ang tunay na ala, yung sa demonyo na alay, yun ang walang kabuluhan. Sabi ni Saint Paul, walang kabuluhan yan. Pero ang ginagawa natin, pagkain natin sa tinapay at dugo ng ating Panginoon Kristo, ito ang tunay na alay. Dahil kayo ay nakikipagkaisa sa dugo at katawan ng ating Panginoon Kristo. Basahin na direkta pa natin sa 21, anong sinabi sa 21? Hindi kayo makakainom ng sabay sa kupa, kita mo? Hindi po pwede yung... Hindi po pwede yung dalawang sacrifices ang inaano mo, ang ginagawa natin. Isa lang talaga, either two, mamili ka. Sabi nga niya sa Matthew 6, you cannot serve two God, no? Or two gods between good and evil. So itong isang sacrifice na sa demonyo, that is bad. Hindi mo pwedeng anuhin yan, hindi mo pwedeng servisyuhan yan kasi sa demonyo yan, hindi yan sa Diyos. Hindi kayo makakain ng sabay sa kupa ng Panginoon at sa kupa ng demonyo. That is impossible. Hindi rin kayo maaring makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng demonyo. Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Di ba? So, may paghahambing. May paghahambing niya na hindi mo pwedeng pagsabayin ang handog sa demonyo at handog sa Diyos. Hindi po pwede yun. Isa lang talaga ang tunay na handog. So at ang handog na yan, tunay yan. Kasi pakikipagkaisa yan sa ating Panginoong Kristo at sa Diyos. Kasi yung sa demonyo, pakikipag-isa rin yung bro. Diba? Yung mga satanista kapag sila nag-aalay sila, literal ba yun na talagang nag-aalay sila para sa demonyo, bro? Hindi ko alam yun, bro. Literal yan! Ay, mga satanista, kaya nga may mga ritual sila, yung ginagawa ng ritual, hindi ba sila literal na naggumagawa ng sacrifices sa demonyo? Oo bro, literal. Literal yan, di ba? Ginagawa talaga nila yan, pag-aalay yan para lumakas ang kanilang kapangyarihan. Yan ang point ni St. Paul sa 1 Corinthians 10, 14 to 22. Dalawang pagkahambing yan. Dalawang tunay na umiiral sa mundong ito, walang simbolismo dyan. Walang simbolismo, dalawang tunay yan. Pero dapat yung isa, talikdan mo yan kasi walang kabuluhan na alay yan. Alay yan sa Diyos-Diyosan, hindi sa Diyos. Ang gusto ni St. Paul, yung tunay na alay. Kung diligtan natin yan sa 1 Corinthians 21 to 20, 23 to 27, yan, sinabi ni St. Paul talaga na ito ang itinuro ni Kristo. Na dapat sundin at gawin ng lahat ng mga tao yung pagkain sa kanyang dugo at katawan, kapatid. So, literal talaga yan. Literal. Walang hindi literal dyan. Ang problema talaga sa kanila, hindi sila tumatanggap sa salita ng Diyos. Para mas lang mga Hudiyo na nireject ang salita ng Diyos. No? Dyan, Jeremiah 8:8-9, pinagalitan ni Jeremiah ang mga eskriba at ang mga pariseo kasi nireject nila ang salita ng Diyos. Yung mga Protestante, walang pinagkaiba yan. Yan din sila yan, no? Nireject nila ang salita ng Diyos. Sinabi na nga ng Panginoon Kristo, my blood, my flesh is real flesh or real food. No? My flesh is real food and my blood is real drink. Paano naging hindi totoo ang real? Saan ba kayo nakita ng real pero hindi pa rin totoo? Pwede ba yung ganun, Brother Angel? Real na nga, unreal pa rin sa inyo? Mga Baptist o Bad Kokok? Lahat ng mga rebuttal niya, hindi talaga nila ma-defend. Although different yung pag-explain mo, brother, different rin sa aking version rin, hindi rin nila ma-sagot. Parang inaccuse pa nila ba na hindi daw ako guided sa Holy Spirit dahil hindi ko daw nakita bakit simbolismo yun. Ipapasa mo yung John 6:55. Basahin mo sa English, Good News Bible. Kasi real. Pag sinabing real ba, unreal? Grabe naman, pag sinabing real, hindi pa rin real? Real na nga eh. My flesh. Sabi ni Kristo, my flesh is real food. My blood is real drink. Basahin nga natin uli, John 6:55. Napakalinaw eh. Bakit may masimbolismo ang isang real. Ayan oh. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, oh, sa good news kasi mas impact ang ano eh, ang real eh, kaysa tunay. Ayan oh. For my flesh is the real food and my blood is real drink. Hindi pa rin yan tunay, real na nga eh.
Ano ba ang ano ng real? Ano ba ang synonymous niyan? Literal 'yan. Pag sinabing real, ang synonymous term niyan, literal. My flesh is literal food, my blood is literal drink. Sabi lang hindi pa literal. Napaka-problematic talaga ng kanilang ano bro, ng kanilang theology. Bro Junry. Yes, Brother Angel. Yes, dagdag natin kasi sinasabi nga rin na lang yata nila ay tinapay, no? So tingnan natin. Yung bang tinapay niya, eh tunay. Siya na nga mismo yung tinapay, Brother Angel. Sabi niya, yes, I am the bread. The bread. Kaya nga, mabibigyan mo ng pinaka-example, kapatid, na nagtatanong. No? Mateo 26:26 nga, bro. Oh, ito pa to. Napakalino itong talata na to. Nako. Ito, di dyan mo kukunin lang, brother, na pagtanungin natin sila. Ganito yung tanong mo. Bigay mo muna natin. Kahit ito nga lang eh, kung maunawaan na itong talata na to, ito, walang simbolik dito. Paliwanag ni Brother Angel to. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. Tandaan mo ha, dumampot si Jesus, dumampot siya ng tinapay. Tinapay ang dinampot niya. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagatihati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi. Pakinggan mo ang sinabi ni Jesus, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Brother Angel, paliwanag mo. Ang tanong, may sinabi ba sa ang simbolo ito ng aking katawan? Meron, wala? Wala. Brother, brother, dito sila nagsabi na simbolismo to dahil kung literal daw ang literal daw ang interpretasyon ng Diyos sa Mateo 26, dapat nag-chop-chop daw siya sa sarili at pinakain mismo yung flesh niya sa mga apostoles. Kaya, yan ang nangyari, bro. Yan ang nangyari. Yan ang nangyari sa mga Hudiyo na hindi nakaunawa. 'Di ba sa John 66 sila. Na naging alagad na niya 'yun, alagad na niya 'yun. Kasama na sa 70 disciples niya 'yun na inutusan niya. Nung sinabi niya na pakain ng kanyang ano, dahil hindi nila naunawa, akala nila ipakain talaga si Jesus ng buo doon sa yung itong katawan niya. Akala nila dito tumalikod sila. Tumalikod sila kasi hindi nila naunawaan. Pero tingnan mo yung sinabi sa dyan, sa Matthew 26 po. Kumuha si Jesus ng tinapay. Ang kinuha niya tinapay. Hindi niya sinabi nung pag pinapiraso niya tinapay, hindi niya sinabi, ito ay simbolo ng aking katawan. Bagkos ano ang sinabi niya sa tinapay, ito ang aking. Yung tinapay na kinuha niya bro, inaring sa kanya, aking, ito ay aking laman. Ito ang aking laman, din niya sinabi, ito ay simbolo. Walang simbolo. Talagang klimin niya na yung tinapay na kanyang kinuha. Ano yun? Laman yun. Laman niya yun. Question, imposible ba sa Diyos na gawin niyang laman ng isang tinapay? Hindi. Bakit? Ginawa na niya yung tubig, ginawa niyang wine. Tama, Father. Ay, Father? Tama, Brother. Nagawa na ni Kristo yun. Naggawa na ni Kristo na magmilagro yung tubig, ginawa niyang real wine. Kaya walang imposible sa kanya nung sinabi niya, ito ang aking katawan, nangyari yun kasi kapangyarihan ng Diyos ang ginamit doon. Hindi salita lang na kung sino ordinaryong tao, bro. Kung naniniwala sila na si Kristo ay Diyos, kayang gawin ang lahat, walang imposible doon. Pag sinabi niya, kumuha siya ng tinapay, ito ang aking katawan, mangyayari yun kasi salita ng Diyos. Ezekiel 12:28, ano sabi ng Diyos? O basahin ko sa iyo. Sorry, Brother Angel, ay dagdag ko lang to, Brother Angel. Last na to. 12:28, ano ang sinabi ng Diyos sa 12:28 ng Ezekiel? Kaya sabihin mo sa kanilang ipinapasabi ko, isa man sa mga sinasabi ko ay hindi maaantala, hindi na matatagal at magaganap ang lahat ng ito. Lahat ng sinasabi ng Diyos, bro, nagaganap, magaganap talaga yan. Kaya pag sinabi niya, ito ang aking katawan, naging katawan talaga yon. Prohiban yan. Ginawa niyang wine ang tubig at yung 5 pirasong tinapay, inano pa niya, pinarami niya. Tinimes pa niya ng 5,000 yon, Brother Angel. Kaya nga bro no, kaya nga yung tanong mo sa kanila, may binanggit ba na simbolo o kayo lang ang nagsasabi? Sila lang nagsasabi, brother. Exactly. Yun nga kasi nangyayari sa tao no.
kapag wala ka sa tunay na iglesia, mahirapan ka diyan. Napakarami ng tumalikod sa simbahan dahil sa mga paliwanag ng mga wala sa tunay na iglesia. Sino ba yung mga ano noon? Sino ba yung mga pinakapinuno ng saksi ba yan, mga saksi? Eh, lahat brother, yan Baptist do brother Angel, Baptist. Baptist. Oh, yes, ang mga pinakadulo niyan, pinaka-main niyan, nagbasa rin ng Biblia yun eh. Wala namang, they are not guided by the church. So, pasa-pasa na lang. Ah, ito siguro yung simbolo lang. Ito si doon nagkakaproblema, no? Kaya nga napakahirap talaga sa mga tao nagbasa na tapos mag-interpret ka na mag-isa. Isipin mo yan, ha? Yan, literal talaga yan. Kasi unang-una, wala siya sinabing simbolo. At pag sinabing ito, ang aking katawan, tanong, yun nga, kaya bang gawin yung katawan yun o hindi? Kaya. Exactly. For Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing is impossible. Kaya kung maalala nyo dun sa Emmaus noon, kung maalala nyo, may dalawang disipulo doon, nakita siya, hindi siya Lucas kilala. 24 yan, 24, yes. 14 hanggang 30. Alam niyo yung doon pa lang makikita mo nung muli siya nabuhay, nagpakita siya ron. Hindi siya nakilala kung sino yon. Sabi, anong pinag-uusapan yon? Sabi ni Jesus sa kanila. Sabi niya, sabi nila, hindi mo po ba alam nangyari yung pinako sa krus, namatay, ganito, ganito. Hindi siya nakilala. Alam nung nangyari sa bandang huli, nung dinala siya sa bahay nila at nagpira-piras ang tinapay, nabuksan ang isipan nila. Ngayon, biglang nawala si Jesus. Naging tinapay. Bakit nawala si Jesus? Yun na yung tinapay. Siya na yun. And that's exactly, yes. Sana yan bro, basahin mo yan bro, Coco. Lucas 24, 14 hanggang 30 yan. Kapag wala kang proper theology, hindi mo maintindihan yan. Kaya nga dun sa 1 Corinto chapter 11 verse 27, ang hindi karapat dapat na kumain ng kanyang katawan at dugo, hindi karapat dapat nagkakasala. Bakit siya nagkakasala? Dun sa tinapay ang sinasabi dun. Eh bakit nagkakasala kung di siya yun? Kaya may tinanong kami noon, yung isang born again dito, tungkol dyan sa Eucharist, tinanong ko siya, hindi makasagot eh. Sabi ko, anong tinapay yan? Tinapay ba sa bakery, pandesal? O tinapay yan ang pinagpira-piraso ng mga apostol? Hindi makasagot. Kasi pag sinabi niyang tinapay sa bakery lang yan, ba't ka magkakasala? Kapag hindi ka karapat dapat, tama? Yes, strong point yan, brother. Strong point. Exactly. Kung yan naman ay tinapay naman, nagpira-piraso ang tinapay ng mga apostol, eh ba't hindi nyo ginagawa? See? Ng mga, lalo na ngayon, hindi nila ginagawa yan. At gawin man nila, paano magiging simbolo? Eh nakakasala ka nga eh. Eh kung simbolo sabi, lang. Brother Angel, sabi pa naman sa Bible, huwag nilang dagdagan. Saan nila mabasa na simbolismo lang? So dagdag yun. Yun nga yung pinakapunto ko kanina dyan sa Mateo 26:26. So saan may sinamay, sabi nyo dapat nasa Biblia. Nasa Biblia ba na sinabi ni Jesus simbolo? See, biblical sila pero ngayon napapatunayan sila wala sa Biblia. Yun yung mga paliwanag bro na makakatulong sa inyo. Sige, salamat bro. Yung ikadalawang tanong ko brother. Sa Latin rite yung Eucharistia ng paano natin ginawa? Bakit hindi natin iniinom yung chalice, brother? Bakit yung pinutusulo lang, brother? Yun yung well, isang tanong ko na hindi ko hindi talaga mo nasa, hindi mo pa alam. Ba yun or biblical ba yun? Biblical yan. Actually, mayroong apat na rason sa Catholic theology. Apat na reason. Tandaan mo to palagi, aralin mo to para maisagot mo to sa iba. Kasi isa yan sa ginagamit nilang dahilan, no? Na piki yung pagtatanggap natin sa Eucharist kasi sabi sa Bible, kanin at inumin. Ba't sa inyo, pinapakain lang, ang pari lang ang umiinom. At sinasabi pa nila na pari lang ang nalalasing, no? So makiri talaga yung ginagawa nila sa ebanghelyo. No, that is, tanda natin ebanghelyo po yan, no. Huwag nating gawing katatawanan yang ebanghelyo dahil magkakasala po tayo ng sakrilehiyo yan. Una kapatid, ang turo ng simbahan diyan dahil sa apat na mabibigat na rason. Merong apat na rason kung bakit Eucharist na lang ang tinatanggap. Una,
economic reason. Mm. Pangalawa, hygienic reason. Mm. Oh, ini pala tatlo lang pala. Economic reason, hygienic reason, at theological reason. Okay? Economic reason. Tandaan natin na ang wine na ginagamit dyan ay hindi mumurahin na wine, bro. Purong wine talaga yan. Walang preservatives, kaya mahal yan. Tama? Ngayon, ang hula ni Malakias mula sa sunset, mula sunrise hanggang sunset, gagawin ang pag-aalay. Ibig sabihin, mula alas 5 hanggang alas 5 ng umaga hanggang sa ating gabi yan. Sa mga katedral natin, ganyan ang misa, no, based sa hula ni Isaias, at Katoliko lang ang nakatupad sa hula na yan, na magkakaroon ng alay from sunrise to sunset. Katoliko lang, kaya nga sa katedral natin, lalong-lalo na paglinggo, mula umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy ang misa kada oras, tama? Tama. So, ibig sabihin, dahil oras-oras nagmimisa ang simbahan, kinakailangan painumin mo lahat ng tao kapag nagsisimba. No? Eh, napakamahal ng wine, bro. Napakamahal ng wine na ginagamit ang simbahan. Karamihan pa ng mga Katoliko, nagbibigay man, piso-piso lang. Kasi wala namang 10% sa simbahan, eh. Tama? Tama, brother. Ang iba pa nga, hindi nga nagbibigay, eh. So baka maubos ang pundo ng simbahan sa dami na nagsisimba linggo-linggo. Isipin mo yan, ang volume ng tao ng Katoliko pag nagsisimba, ang dami. From 5 a.m. to 10 p.m. yan. Puro palagi ang mga katedral niyan. Saan kukuha ng pambili ang simbahan, bro, kung lahat na lang ng Katoliko ay paiinumin, di ba? So, brother, isa yan sa nakita ng simbahan, ang economic reason. Pangalawa, hygienic reason, kasi lalong-lalo na, bro, nung nagka-COVID, delikado. No? Na isang kupa lang yan, eh. Eh, painumin ang lahat. Ano mangyayari? Eh, kung may COVID yung isa, di nagka-COVID na lahat. Tama, brother. Tama. Hindi naman pwede, bro, na bawat Katoliko magdala ng baso ay parang na kayong nagtatagay dyan sa simbahan. Tama? Tama, brother. Tama. Pangalawa yan, sa nakita ng simbahan kung bakit kahit hindi nakatawan. Pangatlo, theological reason, bro. Pag bumili ka ng karne sa merkado, bro, yung karne na binili mo, may kasama bang dugo o wala? May kasama. Kasama ng dugo doon. Kaya nga, si Panginoong Hesukristo, nung sinabi niya to sa John 6, napakalinaw nang sinabi niya, sa 50:51. Narito ang tinapay na bumababa mula sa langit, upang ang sinumang kumain nito ay hindi mamatay. Sa 50, bro, sinali ba niya ang dugo? Or okay na yung tinapay para sa buhay na walang hanggan? Ah, okay, brother. Nakita ko na. Sige, okay. Di ba? Tinapay, oh. Sapat na yung tinapay. Okay. Even his flesh is very, very enough para magkaroon ka ng buhay ng walang hanggan. Di ba? Tama, brother. Yung sinasabi nila na sa Matthew 26:26 at sa Lucas 20:22-19-20 na bakit pinainom doon ang mga ano? Because of the audience. Tingnan mo kung sino ang audience. Sa Matthew 26:26 at sa Luke 22:19-20, sino ang kaharap na doon? Mga apostol niya, di ba? Mga pari. Kaya sinabi niya, gawin ninyo ito upang pagpapaalala sa akin. Kaya yung gawain yun, referado yun sa mga pari. Para gawin ng mga pari yun. Kaya sa mga misa natin, ginagawa ng pari yan. Breaking of the bread at yung consecration of the wine. Para maging tunay na dugo. So, sinabi ng Panginoon yun sa mga pari para gawin, para alalahanin. Nakuha mo? Oh, brother, kuha ko yung... Pero sa John 6, sino ang audience niya? Mga tao.
Mga tao, dalawang audience ang sinabihan niya eh. Mga pari at mga tao. Anong sinabi niya sa mga tao? John 6:50. Ang sino mang kumain ng aking katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So even pala katawan lang ng ating Panginoong Hesukristo ating matanggap. It's more enough to have eternal life, kapatid. Kaya nga, 1 Corinthians 10:17, St. Paul, sabi ni St. Paul dito sa mga tao, ang kanya lang ebanghelyo dito, kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan at kahit na tayo marami sapagkat nagsalo-salo tayo sa isang tinapay, tinapay nalang pinagsasaluan nila, wala namang wine dyan eh. Mm, tama, tama. Diba? Oh, so, hindi nila naunawaan ang ano talaga, ang scripture. Hindi nila naunawaan. Nagbasa lang sila ng isang talata, tapos nagbigay na sila ng sarili nilang paliwanag. No? Again, ang Matthew 26, 26 to 28, at ang Luke 22, 19 to 20, ang kaharap niya doon mga pare. Kaya sinabi niya sa Luke 19, 22, 19 to 20, kung basahin mo sa Luke 22, 19 to 20, specific ang kanyang sinabi kasi utos niya yun sa mga pare. No? 22, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sinasabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayun din naman, dumampot siya ng kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo, ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. So napakalinaw dito ang kanyang specific na utos, gawin ito para pag-alaala sa kanya. Sino ang sinabihan niya diyan, mga pari? Kaya nga mga pari, ginagawa 'yan pag breaking of the bread at pag consecrate sa wine. Kasi 'yan ang utos sa kanila. Pero pagdating na sa implementation, pag implement na, John 6:50, sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang kumain ng kanyang katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So enough na, in theological reason, enough na ang bread noon ng life eternal. Kasi nga, sa bread, that is flesh, may kasama na rin yung dugo, kapatid. Bro Jundry, yes, Bro Angel. Ang mga maraming nag-aano diyan, yan ang tumutulig sa simbahan, bakit daw si Father lang umiinom ng ano, no? So, ang mga apostol hindi naman ginawa yan eh, no? Gawa dos nga bro, 40 Gawa chapter 2 bro, 46 bro. Acts mga apostol, tingnan mo kung nag-ano sila, may nag-ano ba sila ng ano ng wine. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Tinapay lang talaga dyan. At anong 47, anong ginagawa 47. Nila? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Kaya nga itong mga nag-aano na walang breaking of the bread, hindi yan ang tunay na pagsamba, no? Marami ngayon, 'di ba, sa mga ano lang, parang concert venue lang, walang church. So nangyayari doon, praising God and ano, praising and music 'yon. Walang ano doon, walang worship doon. Ang worship kasama ang pagpipirapiraso ng tinapay. Walang binanggit diyan ano, tandaan mo kapatid, ang tinapay ba kasama ang katawan ba kasama dugo? Yes, Brother Windes, brain just sagutan niya kanina, oo. Oh, di ba? So exactly, no? Yun ang ano doon. Kahit sa si Apostle Pablo, bro, sa chapter 7 verse ano, gawa 27. So nagpira-piraso lang din siya ng tinapay. 20 walang, verse ano, 7. Oo, so walang ano 'yon, walang 'yun po yung pwede mong ipaliwanag, no, dahil nga doon sa economic reason. Paano mong papainom? 1,000, 2,000 nagsisimba, brother. Paano pa inumin? Oras-oras yung Brother Angel, oras-oras. Tama. Oras-oras pa yon, no? So, yung po kapatid, ang tandaan po natin, yung pinakaano doon, yung economic reason. Hindi, yung sinabi niya yun, sinabi niya sa mga alagad niya. Siyempre, alam naman ng mga alagad, kahit sila, hindi naman lang nila kayang pakainin, painumin ng alak ang mga tao. Libo-libo rin noon na na-convert eh, sa ano. So yung po yung mga dahilan, no, theologically ang katawan ay
nandun din yung dugo nun. So pareho lang po yun, kapatid. Ikatatlong tanong ko at ikatatlong tanong ko, brother. Yes, bro. Related rin to sa Eucharist. Nung yung dahil sabi kasi nila, brother, na kapag naniniwala ka lang sa Diyos, may eternal life ka na daw. Pero nakita man natin na kailangan mo talaga kainin yung literal na flesh at para maka kuha ka ng eternal life. Ang tanong ko ngayon na mga Protestante na hindi part ng doctrine nila ang literal na symbol yung Eucharist, may eternal life ba sila? Both sa nakaalam ng teolohiya ng simbahan at hindi alam ang teolohiya ng simbahan. Eh, maraming salamat, bro. No, wala. Wala sila, wala pa silang life eternal. Actually, ang pinangahawakan nila ay ang ayon sa nabasa nila. No, ayon sa nabasa nila, John 3:16 kasi, ang whosoever believe will not perish but have eternal life. Yan ang sinasabi kasi sa John 3:16, no? Basahin mo natin John 3:16. Yeah, misconception eh, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hanggang dyan lang sila, no? Para bang sa kanila, dahil sinabi yon, enough na yon para sa life eternal, no? Dahil kung titingnan din natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew 7:21, no? Sinabi naman ng Panginoong Jesucristo, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. So ibig sabihin, yun palang John 3:16, it's conditional. 'Di ba? Conditional siya. Hindi po ibig sabihin na dahil sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, eh agad-agad ka na mayroong life eternal, ibig sabihin hindi ka na mamamatay. Tama, brother. 'Di ba? Ano ang kulang sa kanila? Yung pag-uunawa sa scripture. Kasi Matthew 19:17, anong sinabi ng Panginoong Jesucristo? If you want eternal life, obey my commandments. O sabi ng Panginoong Jesucristo. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit, kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Sinabi ba niyang manampalataya ka sa akin? Kapatid? Hindi. Oh, 'di ba malinaw ano daw ang gusto mo kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan? Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Question. Inutos ba niya nakainin ng kanyang katawan? Utos literal 'yon dahil wala nang ibang interpretation 'yon eh. Correct. Wala. So ibig sabihin, yung pagbabasa nila ng Bible dahil may sinabi ang nanampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan, assumption ng probata. Assuming without proving. They just assume na may life eternal na sila. Kaya, feel nila ligtas na sila. Once and always said nga daw eh. Kaya hindi nila kailangan kumain ng katawan ni Kristo. Hindi nila kailangan magpabinyag. Anong talaga? Ayan ang mga ano nila, mga aral nila. Hindi na nila kailangan mag-confession. Kasi na may life eternal na sila. Dahil nanampalataya sila sa Diyos. Nakalimutan nila ang Matthew 7:21. Marami ang tatawag sa aking Panginoon, Panginoon, pero hindi sila papasok sa kaharian ng langit. So, nakakaawa, no, nakakaawa dahil nalinglang talaga sila sa turo ni Satanas. At kay Satanas na turo 'yan. Bro, now, Jerry, last din yung sinabi niya, paano yung mga walang tinapay na mga tao ngayon ibang sekta, lahat 'yan mga walang tinapay, yung iba simbolo lang. Paano yun? May kaligtasan ba? Si Jesus na nagsabi, 1:54, 53, bro. Matthew 6, sa 6:53. Napakalinaw nitong 6:53 eh.
No? Yan ang bigay mo. John 6:53, nako, grabe. Sabi nila hindi na kinakailangan ng hindi na kinakailangan ng kanyang katawan. Ni sinabi niya dito sa 6:53 ang hindi makakain ni hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan ni. O ito, sinabi ito. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao. Ha? Malibang kanin, ha? Ibig sabihin, hindi ka makareceive ng kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo, hindi ka magkakaroon ng buhay. Kita niyo yan. Nasaan dyan ang pananampalataya lang? Eh, kung hindi pala hindi mo ma-accomplish yung utos niya na kainin at inumin ang kanyang dugo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, misinterpretation, Brother Angel. May kaligtasan ba sila, Kokok? Wala. Wala, brother. Pero, yung nag- discuss kasi kami sa John chapter 6, brother. Sinabi ko na kung mali akong mali ang interpretation ko na literal ito, mapasalangit pa rin ako according sa ilang theology. Pero pag sila mali at tama ako, wala silang eternal life. Yun, at nagalit siya dahil hindi daw ako guided sa Holy Spirit daw. Ay, guys, siyempre, ma-insulto talaga sila doon, pero yun ang totoo, no? Mali talaga yung kanilang paggamit sa John 3:16. Bro, mali talaga yun, kasi kung idedirekta mo sa 36 yan, idedirekta mo sa John 3:36, ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. May condition yun. Ang sumasampalataya sa anak ng sa anak ay may buhay na walang hanggan. Hanggang dyan lang sila eh. Pero ang sumunod na sinabi ni Kristo, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip mananatili sa kanya sa ang puot ng Diyos. Conditional. No, ang pananampalataya sa kanya is conditional. No? Manampalataya ka, meron ka ng assurance of life eternal. Para ma-perfect yung life eternal na ibigay sa iyo, kinakailangan mo sumunod sa kanyang utos, no, John 3:36. At ang pagsunod na yan, hindi yan one time. Buong panahon ng buhay mo yan, kasi sabi ni Kristo naman sa Mateo 24 o 22, no, 22:13. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kita bang daming utos eh. Hindi manampalataya lang eh. Oh, nanampalataya ka na. Ngayon para meron ka ng assurance, no? May assurance ka ng life eternal. Ngayon sundin mo ang kanyang mga utos. Ang isa sa kanyang utos, pagkain ng kanyang katawan. So, sumunod ka na rin. So, meron ka ng double assurance. Ngayon, kinakailangan walang putol 'yon. Walang putol kasi sa sulat na kay Mateo, ang manatili hanggang wakas 'yon na utos. Hanggang wakas ng iyong buhay, saka ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Revelations 2:10. Hanggang wakas pa yun. Hanggang wakas yun. Binigay nga niya, sabi nga niya dun sa kanyang sulat sa Revelation 2:10 eh. Sa obispo doon sa kanyang sinulatan, sinabi niya kay Juan, sulatan mga obispo na yan, na manatili siya hanggang wakas at bibigyan ko siya ng buhay na walang hanggan. Obispo na yun ha. Pero kinakinakin sinabihan niyang obispo. Okay, basahin natin para mabasa mo. Sige, brother. 2:10 ng Revelation. Ang life eternal, ibibigay yan sa huling panahon pa ng ating buhay. O, sabi dito, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo. Ito yung tribulation ng mga unang Kristiyano. No? Tapos pinapaalam na ng Diyos ang darating sa obispo na ito. Ayan, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok, dahil yun nga, sinusubok ang mga tao. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan yan. Tapos, at gagantimpalaan kita ng koruna ng buhay. Doon pa lang yan. Pag talagang namatay ka sa pananampalataya mo, nasunod mo lahat ng utos ng Diyos, doon pa lang ang life eternal. Kaya nga, mali yan eh. Yung sinasabi ng mga Baptist na yan na ligtas na sila dahil nanampalataya sila. Mayroon na silang life eternal. Naalala mo kung nakita mo yung debate ko kay Alex Santos? Anong tanong ko sa kanya? Sabi mo, ligtas ka na, nasa langit ka na ba? Yes, nasa langit na ako. Kita mo, grabing claim yun, nasa langit na siya. Dahil ang sa akala niya, ligtas na talaga siya, kaya kiniklaim na niya na siya, nasa langit na. Kaya napakalimun yung aral niyan eh. Tinuturuan ka
ng aral nila ng ano na aral at matawag diyan yung imahinasyon ba? Ano ba tawag diyan yung ano tawag diyan ba the angel? Yung nasa utak lang? Guni-guni. Oh, yung sa English, katang, ano? Katang-isip lang. Katang-isip ba? Katang-isip. Ano ba sa English yan? Nawala sa isip ko. Napaka-ano talaga ng aral nila? Napaka, oh, nag-i-emotion ba? Emotion lang talaga yung aral nila. Isipin nyo yan. Grabe yung aral nila. Eh, tanungin mo, nasa langit ka na ba? Nasa langit na daw. Paano nasa langit? Nagdidebate pa kami. Kaya, yeah, grabe talaga. Delikado yung aral nila, kapatid. Ay, isa pa, brother. Kahit purgatorio, hindi sila makapunta? Sabi ng santo natin, Nemo that could non habit. Anong ibig sabihin nun? You cannot give what you don't have. Paano sila mapupunta purgatorio kung sila mismo hindi maniniwala sa purgatorio? Di ba? Pero sa aral ng simbahan, bro, sa aral ng simbahan, kahit mga protestante, naniniwala ang simbahan na may mga ilan na nakapunta pa rin sa purgatorio. Yung to no fault of their own. Yung mga hindi nakaalam. So, yun lang, brother. Salamat, brother. Yes, salamat, bro. Bro, JD? Ayun, si Sinido family. Naka-open cam. Sige, brother Sinido, good evening. Unmute mo, bro. Sinido.